makibahagi, umaksyon at linangin ang ating kaalaman dito lamang sa Makalipunang Talakayan. Ako si Teacher Alexis, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Pamilyar ba kayo sa boses na ito? You have arrived at your destination. Ito ang ginagamit nating application sa tuwing may lugar tayong pupuntahan, ngunit hindi natin alam ang lokasyon at direksyon na ito. Ngunit bago mauso ang mga application na ganito, may isang bagay na tayong pinagkakatiwalaan para malaman natin ang mga lokasyon at direksyon ng isang lugar. At ito ang tatalakayin natin ngayong umaga. Ang mapa. Sa ating talakayan, may tatlong tanong tayong dapat sagutin. Una, ano nga ba ang mapa at ano ang kaibahan nito sa globo? Pangalawa, ano-ano ang mga uri ng mapa? At pangatlo, bakit nga ba mahalaga na matutunan natin ang paggamit ng mapa? Nakakita ka na ba nito? Ang tawag dito ay mapa. Ang mapa ay isang grapikal na representasyon ng mundo. Ito ay ginagamit sa pag-aaral ng hugis, anyo at iba pang katangian ng isang lugar. Kadalasan ito ay naka-imprenta sa papel at hugis parihaba. Ito naman ang globo. Ito din ay isang representasyon ng mundo. Kaya lang, ito ay hugis bilog. At gaya ng sabi nila, ito ang pinakamalapit na representasyon ng mundo dahil ito ay hugis bilog. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay mapa ng mundo. At ito ay nagre-representa, syempre, ng buong mundo. Ito naman, alam niyo ba kung anong lugar ang nire-representa nito? Tama, ito naman ay mapa ng Asia. Ito kaya, mahuhulaan ninyo? Syempre, ito ang mapa ng Pilipinas. Ang mapa na nagre-representa sa ating bansa. Suriin natin mabuti. Sa mapa, makikita natin na ang Pilipinas ay may pahabang anyo. Ngunit paano kung marami pa tayong nais matutunan sa katangian na mayroon ang lugar na ito? Baka matulungan tayo ng sagot sa pangalawa nating katanungan. Maliban nga sa anyo, matutulungan tayo ng mapa upang tignan ang iba't ibang katangian ng isang lugar. Tara! Alamin natin ang iba't ibang uri ng mapa. Una sa ating listahan ay ang mapang pampisikal. Ito ay nagpapakita ng iba't ibang anyong lupa at anyong tubig mayroon ang isang lugar. Kaya nga tinawag na pampisikal dahil tumutukoy ito sa pisikal na anyo ng isang lugar. Kaya nang nandito ang mapang pampisikal ng Pilipinas. Kung susuriin natin ang mapa, makikita natin kung gaano kalawak ang mga kabundukan at kapatagan ng Pilipinas. Ipinapakita rin sa mapa kung ano daw ang mga anyong tubig na nakapaligid sa atin. Gaya ng Philippine Sea sa Silangan, Celebes Sea sa Timog, at West Philippine Sea sa Kanluran. Pangalawa naman ay ang mapang demografiko. Sa mapang ito, makikita ang distribusyon ng tao sa isang lugar. Edi teacher, ginagamit ito sa pag-aaral ng populasyon. Tama, ginagamit ang mapang ito upang matukoy kung saang bahagi ng isang lugar may marami o may kakaunting taong naninirahan. Pamilyar ba kayo sa tunog na ito? Ito ay tunog ng pag-ulan. Tama. Dahil ang susunod na mapang ating tatalakayin ay may kinalaman sa lagay ng panahon, kaya ng pag-ulan. Pangatlo sa ating tatalakayin ay ang mapang pangklima. Ang ating bansa ay nakakaranas ng iba't ibang lagay ng panahon. At ang mapang ito ang makakatulong sa atin upang maunawaan kung paano nga ba iba-iba ang nararanasang panahon o klima sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang mapang politikal naman ang pang-apat na uri ng mapa na tatalakayin natin. Ang mapang ito ay nagpapakita ng mga hangganan ng mga lugar, pati na rin ang mga kabisera nito.
Kadalasan, ipinapakita ito gamit ang mga palanda. Tara, subukan natin. Dito sa mapa ng Pilipinas, maaari mo bang hanapin kung ano ang kabisera ng ating bansa? Tama! Ang Maynila o Manila ang kabisera ng Pilipinas at ito ay ipinakita gamit ang palanda na pulang parisukat. Kaya pa ba? Oo naman! Ito, buko. Mahilig ka rin ba sa buko? Alam mo ba kung saan marami nito? Alam mo ba kung saan ito nanggagaling? Tara, subukan nating alamin gamit ang susunod na mapa na ating tatalakayin. Matutukoy natin ang pinagmulan ng mga produktong ito gamit ang mapang pangkabuhayan, ang panglimang mapa sa ating listahan. Dito, makikita natin ang pinanggalingan ng mga pangunahing produkto, industriya, maging ang likas na yaman ng isang lugar. Ang galing, di ba? Ngayon, tignan natin kung saan nga ba nanggagaling ang paborito nating buko. Ayan o! Ang dami palang lugar sa Pilipinas ang may produktong buko. Ang panghuling mapang tatalakayin natin ay may kinalaman sa mga imahe na nasa aking tabi. Sirit na! Ito ay may kinalaman sa paglalakbay. Ito ang tinatawag na mapa ng daan. Ang huling mapa na tatalakayin natin ay ang mapa ng daan. Ginagamit ito ng mga naglalakbay, kadalasan mga turista. Ipinapakita ng mapang ito ang mga daan o ruta papunta sa isang lugar. Ginagamit ito ng tao lalo na kung hindi siya pamilyar sa lugar na kanyang pupuntahan. Ayan! Natapos na nating talakayin ang iba't ibang uri ng mapa. Ngayon ay isa-isahin natin muli. Mapang pang-pisikal, mapang demografiko, mapang pang-klima, mapang politikal, mapang pangkabuhayan, at mapa ng daan. Marami na nga tayong natalakay tungkol sa mapa. Ngunit bakit ba natin kailangan itong matutunan? Ano ang kahalagahan nito sa ating buhay? Mahalagang maging maalam tayo sa paggamit ng mapa upang malaman natin kung saan ang mga lugar na ating pinaroroonan, pati na rin ang mga lugar na nais nating puntahan. Magagamit din natin ito sa pag-aaral ng mga iba't ibang katangian ng isang pook. Ngayon naman, subukan natin ang inyong mga natutunan tungkol sa mapa at sa paggamit nito. Tignan ang mga titik na nasa aking tabi. Ano kayang salita ang mabubuo na tumutukoy sa isang grapikal na representasyon ng mundo? Tama! Ang sagot ay mapa. Tignan nga natin kung naaalala niyo pa ang mga gamit ng iba't ibang uri ng mapa. Magpapakita ako ng mga larawan at sasabihin niyo kung ano ang kaugnay na mapa ng mga larawang ito. Handa na ba kayo? Ulap at araw. Siguro tumutukoy ito sa panahon. Ano kayang uri ng mapa ang may kaugnay dito? Tama! Mapang pangklima. Pangalawa, bigas! Ano kayang mapang may kaugnay dito? Ang galing! Mapang pangkabuhayan. Ano ang mga ito? Tao? Ano daw ang mapa na may kaugnayan sa tao? Tama! Mapang demografiko. Napakahusay naman! Dahil dyan, bigyan ang sarili ng mahusay kla. Isa, dalawa, tatlo, mahusay! Marami nga tayong natalakay tungkol sa mapa at ang mga gamit nito. Tandaan, mahalagang matutunang gamitin ang mapa dahil makatutulong ito sa ating pag-aaral at paglalakbay. Marami ang uri ng mapa, kaya maraming tulong ito, na kaayon lamang sa ating pangangailangan. Maraming salamat sa iyong pakikinig at magkita-kita tayong muli para sa isa na namang
makalipunang talakayan. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin din ang bell button para updated at notified ka para sa mga susunod nating videos. Hanggang sa muli!